good. Parang ginaya ko yung nasa ano, parang nasa radio station. So for today's mga ganap mga kapatot is babiyahe tayo, babiyahe. Ano ba yun? Babiyahe? Babiyahe. Ah, basta yun. Lalakad tayo. Hindi pala tayo maglalakad. Masakay tayo ng motor. As you can see, naka-helmet na ako. Naka-jacket, naka-pantalon, naka-gloves. Ayun. Kasi yun yung kailangan natin pag nag-motor ka eh. At saka naglagay na rin ako ng dagdag protection sa aking tuhod at saka siko. Yan, elbow. Dagdag protection na yan. Yes. As you can see mga kapatot is wala pa kayong nadanaw na init. Pero maliwanag na. Diba? Aga pa yan mga ano, 6 a.m. Aga pa. Mahaba-haba kasing biyahe natin ngayon from Dumaguete to Bindo. Hindi naman siya masyadong mahaba. Actually, ano, sanayin ako. Kung napansin nyo, yung mga scar-scar na yan, mga scar-scar, yan. Pati yung mga scar-scar na sa ano pa dyan, yan. Kita ba ngayon? Yung mga parang nagkasugat. Actually, hindi naman na ano yung buwan, pantalon. Eh, yung pagkuhan ko na. Ano na yung resulta pag di ka pure na Tagalog. Hindi naman na butas yung pantalon ko. Parang gasgas lang yung nangyari. Pero yung, ano, yung paa ko, hindi paa ba yun? Tuhod sa bandang tuhod is nagkasugat talaga. Let's G! Alright, nandito na po tayo sa Caltex. Gas muna tayo sa Caltex sandali. Kasi mahaba-haba yung biyahe natin. Mas maganda yung biyahe nyo kapag nasa puwet po lang kayo na saan kayo galing is makaano kayo kagas para tuloy-tuloy na yung biyahe. Diba? Hindi na kayo maghapit-hapit para magbagas. Maghapit-hapit. Sige na nga. Gas muna tayo kasi isang oras at siguro kalahati. Relax lang tayo ngayon kasi maaga pa. Hindi naman tayo nagmamadali. Importante lang may uwi na. Tsaka pinaka-importante dyan is makauwi ka na ng ligtas. Diba? Safety kang karating. Ano ka, anong itsura mo pag ano mo, kung saan ka galing, dapat yun pa rin yung itsura mo. At boot mo kung saan ka punta, diba? Sabihan muna natin yung mahiwaga nating taklog. Taklog, ano ba yung taklog? Okay, alright! Nandito na po tayo sa bandang Lanbang. Ayan, papunta na po ito yung Norso. Ayun mo, Norso. Ayan, Lanbang na po tayo. At dahil nabanggit natin ang safety. Ibig sabihin yung kaligtasan mo. Ang tanong ko dyan, alam mo ba kung ano yung kailangan mo para maging safety ka sa daan habang nagda-drive ka? Hindi lang sa motor, pati na sa mga four-wheels. Sa mga magaling at matagal ng rider, matagal ng nagda-drive ng motor. Ito bang kailangan mo? Matagal ka na nagda-drive ng four-wheels. Yan, itopic na lang natin kasi wala naman tayong topic habang nagda-drive ako, di ba? Ano bang kailangan natin? No? Ano bang dapat meron tayo kapag nag-motor? Ayan yung tanong. Yun yung pinakamagandang tanong. Una, helmet pa. Naka-gloves ka ng makapal. Naka-sport gear ka. O naka-jacket ka ng leather. Taragis ang mahal ng leather, di ba? Nakapantalon ka ng alam mo na yung mga pantalon na yung maong talaga kasi dagdag protection na rin yun kapag hindi naman tayo nagdasal na masimblang, di ba? In case lang if ever yeah. If ever English na
iber, sumimplang ka. Ano bang dapat mayroon ka para kahit papano hindi masyado kang mayari sa nangyari mo. Hindi ka mabalian, hindi ka masugatan. Ang pinaka-importante is ulo. Kaya pag sinabi niya yung ulo, siyempre, shot ka ng helmet. Diba? Iwan ko ba kung bakit ulo yung pinaprotektahan? Protektahan. Malamang, nandun yung utak natin eh. Pag nadamis yung katawan mo, particularly malapit sa utak mo, abang, iwan mo na lang. Kaya, ang tanong, ano ba yung kailangan mo? Para safety ka sa pagda-drive. Siyempre, unang-una, magdasal ka. Ako, kagabi pa lang, bago ko natulog, nagdasal na. Sabi ko, Lord, sana bukas, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng lakas dahil bubiyahe po ako bukas. I-guide mo ako, Lord. Ilikay mo ako. Ilikay, ay ilikay. Pero yung totoo, yun talaga yung sinabi ko gawin. Kasi nagbisaya ako eh. Bisaya yung dasal ko eh. Sabi ko, Lord, sana bukas tagal kusog gabas ko kapis kay kaabtik sa panglawas alam sa akong kontrol para ko ulit sabi ko doon na rin sabi ko sinabi pagsalamat then after tulog ko na kinabukasan pag-isip ko pa rin yan sa ina dahang salamat sa inyong lihatan na kusog gabas ko kapis kay kaabtik sa panglawas ko panglawas. Tapos, hindi ko na. Ayun. Yun yung una. Pinakauna mong kailangan. About safety mo. Pangalawa. Ito na. Ito na ba yung kailangan na ipagmayabang mo? Yung helmet na maganda, ibo. Ibo ah. Useless yung ibo mo pag ibunal ka sa puste. Na-disgrace ito. Kari, hindi na nabasag yung ulo mo. Paano lang kung nabali yung liyong? Diba? Hindi na kakanagalusan kasi may gear ka eh. Maganda yung sapatos mo. Wala kang gas-gas. Kasi nakagear ka. Pero paano kung nabali yung pa? Useless. Sana bang ibig sabihin ng safety. Ano bang kailangan mo na safety gear? Diba? Dapat. Ito yun na. Sasabihin ko. Ang pinaka-importante na meron ka na gear. Diba? Protection sa katawan mo is safety about riding. Diba? In other terms, knowledge about safety. Yan, knowledge about safety. Kasi yung mga sinusuot natin, nas protection na yan sa ating mga katawan. Diba? Lods, tama ba? Tama. Nas protection na yan. Kasi, ang pinakauna is may alam ka kung paano maging safety yung biyahe mo. Knowledge about safety yung pinaka importante. Kasi yung gear, dyan na yan papasok kapag alam mo yung pasimplang ka na, tapos ginawa mo yung the beast mo para hindi ka matuluyang sumimplang, tapos di na talaga kaya, dyan na papasok yung mga gear at saka yung mga gloves mo, yung helmet mo, ayan, yan na yung sasalo sa'yo. Diba? Tama? Yung mga gear mo, pinakalas part protection na yung katawan mo eh. Yung pinakauna talaga, knowledge about safety, knowledge about riding. Diba? Kaya kailangan, ingat tayo sa daan mo.
alam mo yung ilagay lang natin sa gulay yung kung gusto mo magpaharurot, ilagay lang natin sa tamang lugar, diba?